Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len, at tayo po ngayon ay nasa third week na ng ating school year 2024-2025. So araw-araw na naman po tayo naghahatid sundo ng ating mga anak. So kagaya po sa akin, dahil sa araw-araw kong paghahatid sundo sa aking anak, marami po akong nakikitang mga kabataan at even po elementary and other teachers and parents na sobrang dami pong tigyawa. Siguro nandun kasi yung pressure na magpapasokan na how can I provide para dun sa pangangailangan ng aking anak. Syempre, hindi lang naman lahat kagaya ko na isa lang ang anak, di ba? Yung iba, apat, tatlo, dalawa, yung iba mas marami pa. So, syempre, pressure yon pagdating doon sa paano ka bibili ng mga school uniforms, sapatos, notebook, ballpen, lapis, at dun sa other na kailangan pang bilhin para sa pagpasok. So, sa observation ko, dahil nga ako ay very observant person talaga, nakita ko po doon na parang, daming tigyawat ng mga tao. Hindi lang naman kasi yan tuwing pasukan. Most of the time, ang tigyawat po kasi is wala naman talagang pinipiling season. Pero maraming tao kasi na kapag naapektuhan sila ng tigyawat, talagang bumababa yung self-esteem nila, yung confident nila. Kasi po, sa lahat na nangyayari doon sa physical appearance po natin, is affected po yung ating emotional and psychological aspect. So again po, I'm a psychological first aid provider. So hindi lang yung physical yung aking tinitreatment. Nakakatulong din po tayo doon sa ating mga pasyente at mga kaibigan na dumadanas ng mga traumas, mga ganyan. So bibigyan ko po kayo ngayon ng tip kung paano po natin maiiwasan na magkaroon ng tigyawat at ano ba yung mga pinagmumulan ng tigyawat. Kung halimbawa may tigyawat na kayo, ano yung mga bagay na pwede ninyong gawin para gumaling ito, at kapag gumaling na, is again, prevention is better than cure. Palagi kong sinasabi yan sa aking mga pasyente. So ngayon po, ang ituturo ko sa inyo is the 5 major causes of acne. Pag sinabi pong causes, pinagmumulan. So, pwede na po tayo magsimula sa number one po niyan is stress. So, pag ang tao po ay nai-stress, bumababa po ang ating immune system. So, imbes na marami tayong mga antibodies na lalaban doon sa mga infection, ang infection po is pwedeng bacterial, viral, parasitic. Number one po sa 5 major causes or reason kung bakit nagkakaroon ng acne is stress. So, kapag po na-stress ang isang tao, bumababa yung kanyang immune system. So, kapag bumaba po yung immune system, nagkakaroon po ng kakulangan dun sa ating antibodies para labanan yung mga infection. Ano ba yung mga infection? Pwede po itong viral, bacterial, fungal, or yung parasitic. So, iba't ibang klase rin po ng gamutan yan. Pero ang pinag-uusapan po natin dito ay acne. So, most of the time, topical lang yung ginagawa namin, and then cleaning. Tapos, meron lang kaming i-inject para mag-subside yung pamamaga at matanggal din po yung mga nana. So, may iba't ibang klase po ng procedure yan. Mamaya po itatakel din po natin. So, yun po, kapag po na-stress yung tao, may pagkakataon po na nahihirapan siyang makatulog or hindi talaga sila nakakatulog. Nagkakaroon din po ng irregularities dun sa kanilang lifestyle. Minsan, pag-stress, hindi na masyadong kumakain, or minsan naman, sobrang kain. Minsan, hindi na umiinom ng tubig, o kaya naman, umiinom sila, pero hindi na sila aware na soft drinks pala yung iniinom nila, alak pala yung iniinom nila. So kapag ganun po yung nangyari, yung nutrients na dapat na na-acquire or nakukuha ng katawan is nagkakaroon po ng imbalances. Kaya kapag nai-stress po yung tao, alam po natin na kasama din po yung kanilang emotional and psychological being na dapat po ay naaalagaan. So kung may mga pagkakataon nakita kayong kaibigan ninyo na healthy naman siya kumain, nung na-stress siya, bigla na lang siyang hindi na healthy kumain, tapos yun, nagkaroon na siya ng tigyawat. Kasi nga po, ang pinaka-reason nun, kung ang iniinom mo ay soft drinks, walang ipoproduce yung katawan mo na pawis as tubig, kundi yun din yung excess na sugar nung iyong katawan. At the same time, sugar is nagtitrigger din po siya for acne. So, kailangan po kapag stress po tayo, maging aware tayo sa ating mga kinakain at iniinom. Ganun din po sa ating pagtulog at pangangalaga sa sarili. Maligo, maglinis ng katawan, madalas na maghilamos, at
siguraduhin po na palagi din po tayong naghuhugas ng kamay, dahil yung kamay po natin, minsan unaware na tayo kung saan natin na ihahawak, tapos pag nangati yung isang area ng mukha or isang area ng katawan, diretso na lang yung pag-touch doon. So, pwede pong magkaroon ng infection. So, yun po. Number 2 is heredity. So, pag sinabi pong heredity, ito po ay nasa bloodline na po ng ating pasyente o ng isang tao. So, hindi po totoo yung kasabihan na, ay hindi kasi madumi yung dugo ng family nila, kaya lahat sila tigyawatin. So, hindi po totoo yun, dahil pag sinabi po natin na madumi ang dugo, it means infection sa medical term po. Pag dugo ang na-infection, sobrang bilis nun, critical at emergency po kaagad. So, meron po talaga na family, kagaya po sa amin, si mama sobrang makinis talaga yung mga tita ko, tito ko, pero dun sa side ng dad ko is talagang tigyawatin, even yung mga pinsan ko. So ako din po, nung kapanahonan ko na teenager ako, sobrang dami kong tigyawat, na mukha akong tigyawat na meron lang katawan. So kaya lang umayos yung skin ko, because nung napunta ako sa derma, nilagay ako ng Panginoon sa derma, talagang pinagtiyagaan kong ayusin yung aking mukha, in-inject ko lahat, kinotiri, tinanggalan lahat ng tigyawat, lahat ginawa ko po. So, kapag heredity po, yun po ay nasa bloodline na. Kaya kapag ka ganun po, kailangan po natin maging maingat doon pa sa ibang contributing factor at the same time, doon po sa ating lifestyle o yung ginagawa natin at pangangalaga natin sa ating katawan. Number 3 is hormonal changes. So, ito pong mga sinasabi kong 5 major causes of acne is magkakasunod po ito at related po ito sa isa't isa. So, hormonal changes po is ito po yung mga nakikita natin sa ating mga kabataan na nagbibinata at nagdadalaga sila, dahil yung katawan ay kailangan magkaroon ng hormonal changes para po mag-grow. Kagaya po sa aming mga babae, meron po kaming monthly period. Sa mga lalaki naman po is yung sa adolescent na stage na po yan. Pero kagaya po dun sa aking anak, siya ay 8 years old pa lang, pero nung nakaraang mga 4 months ago, nakitaan ko sobrang dami. Maliliit pero sobrang dami. So, as a medical physician, kailangan agapan ko na, dahil kung sa simula pa lang, hindi na po natin maaagapan yung pagkakaroon nila ng acne, sisirain ng acne yung kanilang mga balat. Tapos, yun nga, sabi ko kanina, yung mga elementary, nakikita ko parang ala, grade 4 pa lang siya, meron na siya, ang dami. Nung recognition nila Ellie, nung aking anak, yung dalawang classmate niya, nakitaan ko yung isa, tatlong malalaki, yung isa naman lima, nasa triangle of death pa, nandito. Napaka-delikado po ng mula rito hanggang dito, natutubuan ng acne, kasi lahat ng infection dyan, diretso po sa utak. So, yung iba akala, tinatakot lang namin, or eksaherada lang kaming magsalita, or mag-vlog. Hindi po totoo yun. Talaga pong any infection is diretso po sa utak pag nasa triangle of death po yan. Yan po ay proven na po sa medicine. So, sa aesthetic medicine po, yan din yung isa sa pinakamahalaga na pinag-aaralan at itinuturo sa amin. At the same time, sinasabi ko po sa aking mga pasyente. So, may mga babae na before, during, and after is meron talagang hormonal changes, or nagkakaroon sila noong mga tigyawat before nung kanilang mga period or after ng kanilang mga period. At the same time, sa akin, may mga picos is ganun din po. Pero thank God, is ako po minsan isa dalawa lang, and then pag nakitaan ko na ng isa dito, kagaya po niyan, meron akong marks, isa inject kagad. Ganun ako sa sarili ko, inject kagad, hindi ko tinitipid yung sarili ko, kasi nga alam ko na yung isang piraso na yon, pag nagnana po kasi ang isang acne, kakalat na po yon, bacteria na yung nana eh. So, pag kinamot-kamot ganyan, kakalat na. So, ayoko mangyari na babalik ako dun sa teenage years ko na mukha akong tigyawat na may katawan ng tao. Sobrang as in sirang-sira. So, yun po yung hormonal changes. Kaya po, sa mga lalaki naman po, is kailangan nyong maging malinis talaga sa katawan. Kasi kami mga babae, hindi naman namin problema yon. Sa mga lalaki kasi minsan ang tamad nilang maghilamos. So again po, palagi kayong maghihilamos, maghugas ng kamay, isanitize yung lahat ng mga bagay na nasa paligid na madalas hawakan. So again po, number 3 is hormonal changes.
Number 4 is cosmetic. So, kahit mga lalaki affected na nito, no? Dahil may mga lalaki na din po na gumagamit talaga ng mga cosmetics products. So, yung iba po kasi ang ginagawa dyan is yung isang brand, iba't ibang brand yung ginagamit. Tandaan po natin na yung mga cosmetics is meron po yung chemicals na hindi po pwedeng pagsamahin or pag nag-collide, pwedeng maka-irritate dun sa skin. So, yung iba naman po sinasabi, hindi talagang palalabasin yung produkto na yan yung mga tigyawa tapos kinis ka. Hindi po kasi kami naniniwala doon, or especially ako na lang sa sarili ko, hindi ako naniniwala doon kasi parang ang produkto ay ginagawa yan para makatulong sa isang tao, hindi para i-trigger yung kung ano pa yung mga bagay na hindi naman dapat lalabas doon sa katawan niya. At the same time, the milder the soap, the cream or yung mga toner, the better, kasi ang tao naman po is nagbabalat every 28 days. Ganun din po sa mga cosmetics product po, kailangan kung unang gamit nyo palang nakaramdam na kayo ng hapde, pagkairita, i-stop nyo na po yan. Kasi yun na po yung indication na hindi kayo doon hiyang or meron nakatrigger doon sa sensitivity ng skin. So may mga nagsasabi, ay hindi, sensitive naman talaga yung skin ko, ganyan. Meron po kasi talaga na mga tao may hypersensitivity yung skin nila, pero hindi nila alam na merong ganun case yung kanilang katawan. Pero lagi ko sinasabi, lahat ng balat is sensitive. Kaya nga kailangan kind lang tayo sa balat natin, maalaga tayo, hindi tayo puro chemical or puro alcohol or matataas na acid yung nilalagay. Kasi po, lahat ng balat is sensitive. Imagine niyo, ang balat po natin ang pinakamalaking organ ng ating katawan, which is the integumentary system. Etong balat na to, ayan, yan nakikita ninyo. Yan po yung unang proteksyon at harang natin sa lahat ng infeksyon. Ngayon, kung sisirain at pababayaan natin yung ating mga balat, dediretso po yan sa mga tissues. Imagine ninyo yon, para kayong sugat-sugat. So, napakahirap para kayong nasunog. Imagine ninyo yung taong nasunog, wala na siyang balat. Sobrang nipis na po nun. So, malapit po sa infection. Kaya po, kung may mga cosmetics products po kayo, siguraduhin po ninyo at yung inyong skin condition din po is healthy. Katulad ng palagi ko sinasabi, complexion versus condition. Diba? Ano ba yung mas mahalaga? Yung maputing-maputi ka, pero hindi naman ganun ka-healthy yung skin mo. Morena ka, pero healthy naman yung skin mo. So, yung pagiging morena or maputi po kasi, nasa genes na po natin yun. So, pwede nating i-enhance. Pero, ang pinakamahalaga is, masigurado natin na healthy po palagi yung skin natin. So, kung gagamit tayo ng mga cosmetics product, kung ano man po yan, make sure po na milder at lang tayo dun sa ating mga skin. At kung magkaroon man po kayo ng hypersensitivity or pagkairita, i-stop nyo po kagad at lumapit po kagad kayo sa ating mga kaibigang dermatologist. Last but not the least, number 5 is yung ating lifestyle. So, ano ba yung mga mababanggit natin dun sa lifestyle na may kaugnayan kung bakit tayo nagkakaroon ng tigyawat, diba? So, meron pong tatlong major. Una po, ano yung mga kinakain natin? Pangalawa, ano yung mga iniinom natin? Kasi iba ang pagkain sa pag-inom. At yung pangatlo po, paano tayo natutulog? So kami, ako, especially ako, kung madalas nakaharap dun sa frontliner, dun sa mga pasyente sa clinic. So, pag nakita ko pa lang yung pasyente, ay, alam ko na to, ganyan. Pero sa isip ko lang, no? So, sir, kumusta po yung tulog nyo? Sir, kamusta water intake nyo? Or ma'am, kamusta po yung inyong pagkain? Kasi, lagi nyo pong tatandaan at lagi ko sinasabi sa inyo, sa mga pasyente ko, na kung ano yung kinakain natin, iniinom natin at ginagawa natin ng tayo lang, yun ay nagmamanifest po doon sa skin natin. So, ikaw ba ay isang taong mahilig kumain ng fatty foods, oily food, mga street foods or anything, tapos wala kang fiber, saan pupunta yun? Magiging siringoma, magiging acne. Yun ang pinaka-manifestation talaga niyan. And then, kung walang ipoproduce yung skin mo na pawis, magiging oil yan. So, again po, nagsisimula po yan. Ang ating balat ay may tinatawag na oil gland. Kapag sobrang production ng oil gland, dahil din po dun sa pagkain na kinakain natin, ang mangyayari po, makukontaminate ng maduming hangin. Pag nakukontaminate ng maduming hangin, magiging whiteheads, magiging akyat sa epidermis, and then pag na-oxidize ng hangin, magiging blackheads, may irita yung tao, tapos kukutkutin. Magiging tigyawat kapag po na-contaminate ng bakterya. Pag marami ng bakterya at hindi inayos,
kakamutin, kakalat yung bakterya, dadami na po yan. So, yun po yung parang production kung paano nagkakaroon ng acne ang isang tao. The same time po, kapag nagkaroon ng acne yung isang tao, kailangan po talagang ayusin yung kanyang lifestyle. Number one talaga yun. Kasi, doon din po talaga magsisimula yung, ay, may tigyawat na ako, may tao na ganun. Parang ako, no? Isa lang yan, pero stress na stress na. So, meron ako dito na nakaraan eh. Meron yan dyan. So, ang nangyayari po, kukutkutin ng kukutkutin. So, dapat meron din tayong disiplina pagdating po doon sa ating lifestyle. So, yun po yung 5 major reason kung bakit po nagkakaroon ng acne. So, for the recap, number 1, ito po ay stress. Number 2, heredity. Number 3, hormonal changes. Number 4, cosmetic. And then, number 5, lifestyle. So, ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin kapag nalaman na natin na, ay, ang trigger ko pala, cosmetics. Diba? Siyempre, iiwasan na natin. Ay, nasa heredity namin. So, kailangan mong ayusin yung lifestyle mo. Ay, hormonal imbalance, may PCOS ako. So, kailangan mong ayusin at the same time, lifestyle and then yung diet. Sundin kung ano yung sinasabi sa'yo ng iyong OB-GYNI or yung gynecologist mo. Dahil sila naman talaga yung humahawak sa ating mga babae. Tapos, magpa-ultrasound also sa OB-sonologist para makita kung okay na ba yung PCOS natin or hindi pa. So, ako isang taon talaga akong nagpagamot dahil na ang isang factor niyan is kailangan mo talaga na maayos yun kasi hindi rin po biro yung PCOS lalo dun sa mga gustong magkaroon ng anak. So, ayun po. Pag nalaman mo na kasi kung ano yung mga triggers mo, kaya mo na siyang iwasan. So, pwede mo na siyang i-prevent. And then, ano naman yung mga treatment na pwedeng ipagawa namin or gawin sa amin ng aming mga dermatologist or ng aming mga medical esthetician. So, depende kung gaano ka severe. For example, 2-3 lang yan, pwede naman yan ng facial diamond peel cleaning lang, tapos lalagpasan lang yung malalaki and then i-injectan lang siya ng antibiotic. Pero kung sobrang severe, tinitignan namin saan siya nagmula. Ano yung pinagmulan niya. So, meron pong mga nire-reseta yung mga dermatologist. Susundin po yun ng pasyente. And then, pagka namamaga, sobrang namamaga, hindi po yan basta-basta pwedeng i-facial or i-diamond peel. Pwedeng linisin, pero hindi po yan pwedeng bigyan ng bigat na friction or yung friction na talaga masasaktan yung pasyente kasi kawawa naman. Marami naman kami mga machines at saka procedures na ginagawa. Pero, kailangan namin munang i-rule out yung pinagmulan para kapag alam na namin yung pinaka-cause nun is doon na po kami gagawa ng treatment plan. Yun na yung mga procedure na gagawin, kung ilang beses po sa acne, usually 3 to 5 session yan, depende dun sa severity ng skin ninyo. Kaya po pag acne treatment talagang may pagkamahal. Kasi meron yung gamot, meron yung topical, meron yung pabalik-balik ka pa para ipalinis lang yon. At meron din po yung mga procedure para matanggal din po yung mga acne scar. So, yung pong treatment ay pag-uusapan na po ninyo ng inyong mga dermatologist or ng inyong mga medical esthetician kung home service din na kagaya ko. So, pagdating po sa pricing, depende pa din po yan sa clinic. Pero kung basic cleaning lang, usually 500 to 1,000 pesos. And then, yun sa mga iba't ibang combination treatment, kung umabot man kayo ng mas mataas sa 1,000 pesos, marami na pong treatment yun, marami na din pong sakop yun. So, again, depende po yan doon sa inyong pagpapagawaan. So, I hope marami kayong natutuhan at marami kayong pupwedeng magamit na knowledge and wisdom para po doon sa mga merong tigyawat. Again po, kapag po tayo ay nagkaroon ng tigyawat o severe acne, especially yung mga cystic acne, yung kala nyo po mga bukol, hindi lang po apektado dyan yung ating physical na aspeto ng buhay. Kasama po dyan yung financial, emotional, and psychological. So, kung meron kayong mga kaibigan na maraming tigyawat at alam niyo na nahihirapan na, we have to be more sensitive kung paano natin sila i-approach. Iwasan po natin yung biruin sila dahil doon sa kanilang appearance na marami nga silang tigyawat, ganyan. Kasi, yun nga, nako-conscious sila, nai-insecure sila, bumababa yung kanilang mga self-esteem. So, tayo bilang mabuting tao o kaibigan o kapwa,
we have to be more sensitive sa kanila. Kung gusto natin silang sadyasan ng mga bagay na makakatulong sa kanila, ang pinakamaganda niyan is isuggest natin na, friend, I hope hindi ka ma-open kasi nakikita ko na yung iyong skin problem. Though hindi ako expert, kung hindi man po kayo expert pagdating sa balat kagaya po namin, pwede po ninyo sabihin na baka pwede mong i-consider na magpa-check up na sa doktor. Kung hindi po ninyo alam kung anong klase ng doktor ang gumagamot sa balat, ito po ay mga dermatologists po. Ang mga dermatologists po ay pwede mga private clinic or mga government hospital. Meron po yan, parang pipila lang po yata kayo doon. Yung iba naman po, as ako ay nasa aesthetic clinic, nasa field po ako ng derma, sinasabi ko na po talaga sa inyo, ang dami po natin dito sa Pilipinas na napakababait na dermatologist na pag nakita po nila yan, minsan po talaga pag nakita nila din yung patient na walang-wala po or yung they are not capable to pay, lalo na sa mga estudyante, minsan po nililibre na nila. So, lahat ng kaibigan kong ganun, nakita ko yung heart nila pagdating dun sa mga tao na hindi naman sa they are not capable to pay. Diba? Pero kasi minsan kasi parang ang sa dermatologist, it's a way of ministry. So, wag po kayong matakot lumapit sa kanila. Ang iniisip nyo yung pera, yes, may kamahalan, pero meron din pong mga promos naman. Kaya kami nagpo-promo sa mga clinic para makatulong po doon sa mga estudyante at the same time, doon po sa mga they are not really capable na magbayad doon sa regular price. So, sasabihin nyo lang po yung case nyo and then che-check up kayo, i-rule out. Tapos, yun na po, mag-i-start na po yung gamutan. Medyo mahaba, like mga 3 to 5 session, pero meron naman po talaga na kapag maganda din talaga yung will nung patient na gumaling at gumanda yung kanyang skin, talaga pong minsan 3 session na lang po, wala na. So, yun lang, maging sensitive tayo kasi ako nakita ko yan sa 12 years ko sa aesthetic na talagang affected yung mga pasyente kong maraming tigyawat, lalo na yung mga estudyante at hindi lang mga estudyante ha, pati po yung mga adult na parang meron akong hindi makalimutang patient na talagang nagpagawa siya or nagpa cleaning siya ng mukha niya. Pagkatapos, after month yata, nagulat na lang ako na ikakasal siya. So, nakakatuwa kasi in-invite niya ako dun sa kanyang kasal. Tapos sabi niya, Ma'am, salamat. Tandaan po natin ang ating balat, ang pinakamalaking organ ng ating katawan, which is the integumentary system. This is the first shield natin sa lahat ng klase ng infection. Kaya po ingatan natin ang ating mga balat at siguraduhin po natin na tayo po ay mild lang sa ating mga balat. So, yun lang po. That's the lesson for today na 5 reason or causes of acne. God bless everyone!